ito po, when you are buying things, don't do that this to your money. Pambibili mo ng mga bagay na it's just a product or out of your emotion. For example, sobrang saya mo. So, marami kang bibilin. Don't do that to your money. Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi di Sunga from My Game Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat mga gustong magpa-coach sa atin, online muna tayo. And if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi di Sunga. Alright, okay, so ngayon, okay, announcement muna tayo bago tayo mag-start. Sa lahat po nang gusto mag-join sa ating Luster Beauty as our partner sa business center na ipuput up namin as our initial offering for our soft launching this December. Limited slots lang po. So, just PM me sa aking personal FB. Okay, right. So, limang paraan wherein you are wasting your money. Limang paggastos na hindi tama. Alam mo, limang paraan. Pagmamanage ng pera na mali. Okay? So, you are only wasting your money in doing this. Alright? So, okay. So, 5 things that you should not do to your money. 5 bagay na hindi mo dapat gawin sa pera mo. If you have excess money right now, so don't do this to your money. Okay? Or yung mga padating mong pera, naisip mo na dalhin dito sa 5 bagay na to, don't do this. Okay? So, alright. So, let's start! Alright, so the first thing that you should not do to your money is, right, so buying more than one life insurance. Yan, alright, so ito advice ni Doc. Like yung sinasabi sa ating lahat, investment tayo sa side ng investment na may kasama life insurance. Kasi di ba ang daming nag-o-offer sa atin. 3-in-1, yan. May life insurance, health insurance, and investment. So, that's maganda po yan. In fact, ako po may 2 ganyan eh. Sana, sabi ko nga, isa na lang kinuha ko. Alright, so, isa lang. Ang advice ni Doc, isa lang. Misan nga, dino-joke ko yan eh, na parang joke lang kasi misa ka lang mamamatay eh. Diba? Ganito po kasi, ang life insurance na may kasamang health insurance and tawag dito, investment, maganda po talaga yan. Kasi una-una, pag nawala tayo sa mundong ibabaw, may pera tayo na iiwan sa family natin, which lessen the burden, right? And second, kung makasurvive naman tayo after paying the insurance, so after few years pa, we can have our investment, di ba? And kung bigla ma-hospitalize tayo, so merong assistance coming from the insurance. So that's the beauty of 3-in-1. Pero dapat isa lang. Kasi ang totoo po niyan, ang parang yung sa ibang insurances, naka-ride on lang si investment. So for the rest of the company sa iba, life insurance talaga siya. Okay? So as we know, pag life insurance, magbe-benefit ka lang diyan talaga pag namatay tayo, 'di ba? Eh hindi naman 'yan ang dapat natin talagang pinagandahan pa. Nandito tayo sa mundong ibabaw, 'di ba? Ang ano natin dito is to maintain your life, to sustain, to be happy, and to be ready pagka para kay Lord, 'di ba? So, yun yung purpose. Kaya, para sa akin, isa lang. Okay? So, if you will pay like 2-3, so I don't advise that anymore. Kung naghahabol ka ng investment, mag-invest ka sa ibang paraan. Okay? Eh, Doc, ba't ikaw naging 2? When I started kasi sa Manual Life po, nag-start ako ng investment. 3-in-1 talaga yon. So, I secured 1 for life insurance na pinasamahan ko ng investment. Okay? Then, yung isa, meron akong IMG, Kaiser. Right? Yun kasi, I am a member of IMG. So, I want to, you know, to extend that information to everyone. So, nag-Kaiser ako. And in which nakita ko naman, maganda naman yung program, more on health kasi siya. So, kasi medyo, alam mo na, kasi naging ano ako eh, nag-focus talaga ako on retirement na meron akong health insurance. Yun talaga siya. So, it so happened na meron siyang life insurance. Okay? Pero, that's enough na. So, sa Sun Life ko, hindi siya po siya, wala siyang life insurance, money fund, in which, nandun po yung emergency funds ko. Doon natin nilalagay emergency funds. Okay?
Alright, so that's first. Yun yung una po natin, okay? So, don't do that to your money na yung, let's say, one-third of your income nilalagay mo sa insurance mo lahat, sa 3-in-1 insurance mo, sa life insurance, or sa life insurance mo. So, hindi siya balance eh, kapatid. Okay, hindi balance. Okay, just one. Pili ka lang, alright? So, number two. That you should not be doing to your money is yung pinapatago sa ibang tao, di ba? For example, meron kang 10% ng yung income. Sabi mo sa kaibigan mo, kapatid mo, kamag-anak mo, or whoever. Ay, tago mo ang pera ko kasi nagagastos ko eh. Eh, siya, ba di niya magagastos, di ba? Di ba? Para umiwas tayo sa conflict. Kasi pag pinatago mo sa kaibigan mo yan, so chances are kasi baka magastos niya. So, masasacrifice mo pati pagkakaibigan nyo. Binibigyan mo siya pa ng way para matemp, diba, to use the money. So, kung talagang very uncertain ka kung anong gagawin mo sa pera mo, ilagay mo muna sa banko. Kung di mo alam kung saan mo yan i-invest, kung anong gagawin mo, lagay mo muna habang pinag-pipray mo at pinag-isipan mo saan mo dapat lagay ang pera mo. Okay? So, bank mo muna. Huwag ipahawak o ipatago sa iba ang iyong pera. It's wrong, okay? Number three. Number three is, you are investing for something that you don't fully understand. Okay? Hindi naman ibig sabihin lahat ng investment, detalye, alamin mo paano, ganon, and all that, monitor, masasakit din naman yung ulo mo. Pero at least you know how your money will earn. So, yun dapat alam mo, di ba? So, maraming naglumalapit sa akin like, Doc, na-scam ako sa ganitong investment, na-scam ako sa ganito, o paano ba kasi ginawa mo, ganon. So, kasi nga, misan, nahano sila sa ano eh, malaking interest like, Doc, kasi bibigyan daw ako ng 10% per month, para bigyan ka ng 10% per month, eh sobrang laki po nun, di ba? Saan ba yun? Doon ako mag-invest. sa Rockstar Holding Corporation po, not that much, hindi po siya ganon, hindi kaya ng isang, kung gagamitin ng business owner yung pera mo, hindi niya kayang i-produce yung 10% per month. Okay? Or something that you don't understand. Diba, minsan meron tayo nakita na, ganito, mag-invest tayo sa ganito mga ano, hindi mo naman naintindihan. So, at least, yung basic na uunawaan mo kung paano mo siya, kung paano gagalaw yung, you know, kung, how your money will earn. Right? Alam nyo kaya nung nag-invest ako sa UITF, nakipag-usap talaga ako sa manager ng bank. So, paano ba siya, sir? Paano? How can I have an access? Dapat may access tayo dun sa investment. Okay? So, something fully you don't understand and you don't have access, hindi mo nakakausap ang, you know, at least the founder or hindi ka nagsisend dun sa company mismo. So, don't do that to your money. Okay? Na parang pinapamigay mo lang ang pera mo. Okay? So, dapat naiintindihan mo, kausap mo ang founder or sa bank ka nagtra-transfer or at least you know how it works. Okay? Alright, number 3 na ba? Okay, number 3. Ito po, when you are buying things, don't do that this to your money. Pambibili mo ng mga bagay na it's just a product or out of your emotion. For example, sobrang saya mo. So, marami kang bibilin. Don't do that to your money. Or sobrang lungkot mo. Naiyak ka sa lungkot. So, nakita mong pera mo, pinambili mo. So, anything that you will purchase out of emotion is not good. Okay? So, yun ang dapat mong iwasan. Alright? So, hindi siya dapat. Sobrang saya, sobrang lungkot. Hindi mo dapat, ano yun? Hindi mo siya dapat. Okay? Gastusin ang yung pera. Okay? And last. Ika-fifth na hindi mo dapat gawin sa yung pera is, eto, mamuhunan ka sa negosyong hindi mo naiintindihan. Okay? Di ba marami sa atin na, ano, mag-negosyo tayo o mag-business partner tayo. Di ba? So, join ka naman without fully understand. It doesn't mean naman na ikaw lahat gagawa, you know how to do it. At least, yung negosyo na naiintindihan mo. Oh, papasok ka ng, you're going to import, equipments and all.
So, hindi mo naman naiintindihan, paano? How does it work? Diba? Alam niyo, marami nag-offer sa akin ng mag-import ng mga ganito. No? Pero, I'm saying no. Because it's not my cup of tea. Hindi ko pa siya naiintindihan at this point in time, how to do that. Okay? So, in terms of legalities and step, contact sa ibang bansa, wala. So, zero knowledge. So, no muna tayo dyan, okay? Sa ganyan type of business. So, something like that. Do may puhunan ka pag may nag-offer, sabi mo, hindi ko siya, I'm not comfortable with that and I don't understand, okay? So, gusto mo, give yourself a time para intindi mo na siya. If there's a need, you get a mentor, you get a coach, or a short-term courses about that business para maiintindihan mo siya, kapatid. Kasi kahit hindi ko yung nandoon, at least you know how it works. Malinaw sa yung business plan, malinaw sa yung eto business model, canvas business model. So, you can execute it or somebody's executing that, you are just supervising. At least you understand the flow. Okay? Alright, so yan ang mga limang bagay na hindi mo dapat gawin sa yung pera. So, kung may pera ka ngayon, eh, Doc, ano mga dapat mong gawin sa pera? So, isi-second vlog natin yan. Pero, bigyan ko lang kayong idea. So, sa mga hindi mo muna alam kung anong gagawin sa pera mo, ilagay mo muna sa bank. Okay? Or, ilagay muna sa mga investment that you can easily get. Okay? For example, MP2. Madaling kunin na ngayon ng pera sa MP2. Okay? So, hindi na siya 5 years po. According to Ma'am Julie Abad. Hi, Ma'am Julie. From Pag-ibig po yan dito sa Bataan. Okay? So, pwede mong ilagay muna dyan. Diyan mo muna lagay ang pera mo. Or pwedeng you go to Sun Life Market Fund. Okay, so sabi mo market fund. Kasi not that big interest, pero at least yung pera mo you can get anytime. Kaya po yung litin ko, yung sinabi ko kanina, yung pera ko po nandiyan, yung aking emergency funds nasa market fund. So anytime I need money, online lang. So I'm asking my assistant, o kuha mo ako ganito like last week. Na kailangan tayo, so pakulang tayo. Kasi hindi ko hinahabol yung ano nun, hindi ko po hinahabol yung interest sa market fund. Oh, it helps. Pero kasi kung kukuha ko, at least yung pera ko lang, naka, parang may nagtatago lang, nandun lang siya. protected, diba? Safe. So, tapos online lang, withdraw kami. Ganun lang siya kadali. Okay? So, that's why nandun po. So, yan mga options mo. Okay? Huwag mo muna ilagay sa mga mahirap kuhanin, matagal kuhanin, like, you know, tsaka yung hindi kikita ng in short period of time. Okay, dun muna, Pag-ibig MP2, go to any Pag-ibig office, then market fund sa Sun Life. Okay, I think yung baka yung insurance meron naman yan, so you just coordinate. Okay, alright, so yan, so please share this video sa lahat maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Gilibers, enjoy the rest of the day, and let's go.